Okay, gusto ko muna itaas yun yung mga kamay. Itaas yung kamay. Tapos turo. Turo yung ganun. Okay? Pagkaturo niya, ilalagay niya sa tenga niyo. Yung sabi niya, makikinig ako ngayon. Tatanggalin ko yung dumi para ako makikinig. Okay, ready na ba? Okay, makinig tayo ngayon. Though I had seen the face of God, yan ang ating the brother's reconciliation or a brother's reconciliation. Okay, ano nang nangyari dun sa kwento natin? Okay, the review lang, no? Okay, si Abraham, napunta siya doon sa lugar ng kanyang mother, ng nanay niya, para makapaghanap siya ng asawa. Pinagpala siya ng Panginoon. Okay? Naloko siya, actually. At nagkaroon siya ng dalawang asawa. Okay? Yung unang-unang gusto niya, si Rachel. Pero ang unang binigay sa kanya, si Leah. Okay? Tama? Si Jacob. Si Jacob muna tayo. Ay, gusto yung ba kay Abraham muna? Sorry naman, galing niya ang Leah. Nakikinig. Okay, si Jacob, na nakapag-asawa siya ng dalawa, no? Yung isa, gusto niya si Rachel, kaso lang, ang unang binigay sa kanya, ni Laban, ay si Leah. Tapos, pinagtrabahuan niya uli si Leah ng 7 taon, at napangasawa niya rin. Tapos, yung dalawang magkapatid na yun, nagpapataasan. Ako, eh si Rachel, wala siyang anak. Kaya binigay ni Rachel yung kanyang maidservant kay Abraham para magkaroon siya ng anak. Nainggit yung isa si Leah, ganun din yung ginawa. Kaya nagkaroon si Abraham na 11 children. Okay? Ay, si Jacob. Nakikinig talaga kayo. Okay? Si Jacob, nagkaroon siya ng 11 children. Si Abraham, ilan ang anak? Ilan? Si Abraham, ilan yung anak? Kasi niluto mo kami. Kuya James eh. Okay, si Abraham, isa lang ang anak niya, si Isaac. Okay? Sa kanyang asawang si Sarah. Pero meron pa siya isang anak kay Hagar. Anong pangalan nun? Si Ishmael. Okay, gulo. Gulo, no? Okay, mag-asawa ng magulo, ha? Dapat isa lang. Hindi, mas malupit to, no? Si Isaac naman, nagkaroon siya ng asawa, si Rebecca. At sila ay nagkaroon ng ilang anak? Dalawa. Okay? Yung una niyang panganay ay si Esau. Yung pangalawa niya, si Jacob. Tapos, nagkaroon sila ng hidwaan kasi niloko ni Jacob si Esau. Unang-una, kinuha niya yung birthright. Pangalawa, kinuha niya yung blessing. Ngayon, galit na galit ngayon si Esau. Siyempre, pag namatay yung tatay ko, patay ito sa akin. Gagalit siya. Ngayon, ang ginawa ngayon ng kanilang magulang, pinapunta si Jacob sa lugar ng kanyang nanay, Nasir. Sino nanay niya? Uli? Leah. Si Rebecca. Pinilig, no? Tapos, si Rebecca, may kapatid siya. Ang pangalan, Laban. Okay? Si Laban, may dalawang anak na babae. Si Leah at saka si Rachel. Yun ngayon yung napangasawa ni Abraham. Jacob, nililito mo kayo para atis nakikinig kayo. Okay? Malinaw. Okay? Alam na natin yung genealogy ni Abraham. Okay? Sino yung asawa ni Abraham? Si Sarah. Si Sarah. Okay. Na, no? Okay. Ngayon, sabi ng Panginoon kay Jacob, bumalik ka doon sa lugar ng tatay mo. Kasi yung pangako ko sa tatay mo ay gaganapin ko at pangako ko sa lolo mo kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Ipufulfill daw ng Panginoon yung pangako na yun. Okay? Ngayon, may
problema ngayon si Jacob kasi si Jacob ay nangangamuan, nagtatrabaho sa kanyang father-in-law kay Laban. Okay? Kasi so, nangangamuan, nagtatrabaho siya kay Laban. Ibig sabihin, wala siyang sariling property. Wala siyang sariling mga tupa. Wala siyang sariling pera. Meron lang kasimple yun. Kasi yung equivalent nun, panahon nila. Kung wala siyang sariling pera, paano siya magkakapera? Magkatrabaho siya. Okay, tama yun. Nagtrabaho siya, sabi niya, magkano, ano daw yung magiging sahod niya. Ngayon, ang ginawa niya, ganito yung magiging sahod niya. Ang ginawa niya, sabi niya doon kay Laban, yung mga tupa, lahat yan puti. Yung mga herds, lahat puti. Yung mga kambing, yung mga baka, lahat puti. Pag meron diyang batik, kukuhanin mo. Ibibigay ko yan sa mga anak mo. Binigay lahat ng batik sa anak. Tama? Anong natira? Puti. Okay, sabi ni Jacob, pag nanganak yan na hindi puti, sa akin yun. Yun yung bayad mo sa akin. Okay, yun ang sabi niya, na? Okay. So ngayon, pinakita ng Panginoon si kay Jacob yun, ang nagiging anak ngayon ng mga herds, batik-batik, stripe, brown, gano'n yung ulay. Walang blue. Nakakita ka na ng blue na kambing? Ba't nakakita ka ng blue na kambing? Okay. Pag binituraan. Okay, in that case, gano'n ang lumalabas yung malalakas. Okay. At gumawa rin siya ng scheme para niya ginawa yun. Pagka gumawa siya ng isang rod, okay, meron doong kulay, batik-batik, or stripe, ring stripe. Pag nabubuntis yung baka, papakita niya doon, no? Kung saan umiinom yung mga baka, yung mga tupa, yung mga goat. Madaling salita, pinagpala siya ng Panginoon, at sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka na dyan, bumalik ka doon sa lugar ng tatay mo. Okay, ang una niyang problema, kung paano siya magpapaalam kay Laban. Okay, pangalawa, ang pangalawa niyang problema, merong galit sa kanya nung umalis siya. Sino yung galit sa kanya? Si Esau. Okay, ito na ngayon yun, no? Yung problema niya kay Laban, nasolusyon na niya na. Okay, anong ginawa niya? Okay, umalis ka siya kagad, di ba? Hindi na siya nagpaalam. Okay, pero nakita uli sila kasi sinundan siya ni Laban. Okay, pero pinakita ng Panginoon na huwag mo daw gagalawin si Jacob, sabi kay Laban. At nag-usap sila at sila ay naghiwalay ng maayos. Paghiwalay nila ng maayos, okay, ito naman si wrestler pala si Jacob, nakipag-wrestling. Yeah, sino yung ka-wrestling niya? Ang Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, binali yung kanyang pelvic. Ito ang tagiliran niya. Okay? Balik. Ngayon, siguro magkano maglakad siya. Si Jacob. Kasi matigas yung ulo niya eh. Naikipagpunong siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, umatin ka ng ano, every Saturday. Hindi, yun po. Dito lang sa bahay. Magkikinig ka lang ang music. Mag-internet. Hindi natin alam kung anong bakit masakit. Bakit nakipagbuno siya sa Panginoon. Kakayanin mo ba ang Panginoon? Hindi po. Tuwing makikipagbuno ka sa Panginoon, merong tama yun sa'yo. Okay, nandaan niya yan. Okay? Now, ito na. Papunta na siya doon sa lugar ng kanyang ama at makikita niya si Esau. Wherein Esau ay niloko niya. Kinuha niya yung kanyang blessing, nagbalat kayo siya, no, kasama niya yung nanay niya, no? Sabi ng tatay niya, oh sige, mag-hunt ka ng venison, tapos lutuan mo ako ng savory na food. Masarap na pagkain, siguro nilaga, siguro yun. Siguro sarap nilaga, diba? Hindi natin alam kung ano yun eh. Ulalo, no? Yung magandang salita, nag-hunt si Esau. Ang ginawa ngayon ng nanay niya, narinig yung sinabi ni
Sino yung nagsabi na? Na Isaac, narinig ng nanay niya si Rebecca, at inutusan siya, sige, suot, magsuot ka ng mapalahibo at suotin mo yung damit ni Esau para pag inamoy ka ng tatay mo, kasi yung tatay niya ay bulag na, mahina na yung mata. Pag inamoy ka, yung si Esau to, pero yung salita mo, hindi si Esau ah. Yung sabi ni ayan, dadaling salita, binigay ni Isaac yung blessing kay Jacob. Wherein, dapat ibibigay niya yung kay Esau. Esau, kaya galit na galit si Esau. No, naloko na ako nito ng dalawang beses. Yung salita, pag namatay, tatay ko, patay ito sa akin. Ganun ang ano niya, no? Galit siya. Okay? Ngayon, magkikita na sila ulit. Tingnan natin kung ano yung kwento. Okay, and Jacob nang pagkikita na sila kasi iniwahiwalay ni Jacob yung kanyang pamilya. No? Yung unang pinadala niya, yung mga hayop na ibibigay niya kay Esau. Yung peace offering niya. No? Marami yun. Inisa-isa yun sa chapter 32. Kung nandito kayo, kaya huwag kayong liliban. Kasi maganda yung kwento. Okay? And Jacob lift up his eyes, no? Nung tumingin siya, nakita daw niya. And look, and behold, Esau came. And with him, 400 men. Meron si Esau kasama na 400 na katao, na tao. Ilan tayo ngayon lahat dito? 20. So, 20 times. Ilang multiply mo para makuha mo yung 400? Ilan? 20? 20 times 20. 20 times 20. 400. Okay, ibig sabihin, 20 na katulad natin. Dami nun, dami niya kasama. At saka mga lalaki yun. Ready to fight. Ay, nakita ngayon niya. Iba tumusog. Okay, and he divided the children unto Leah and unto Rachel and unto the two handmaids. And he put the maids with their children foremost. No? Inano niya, no? Merong, may mga halaga yung mga pamilya niya. Mauna muna yung mga anak at saka yung handmaid. No? Nauna sila. Sumunod daw, sino? Okay? Sumunod, si Leah. Tapos sumunod, si Rachel. And Joseph hinder mo sa pinakadulo si Rachel at saka si Joseph. Okay, special sila, no? Ano kaya? Kunyari, may lulusog sa amin. Sino kaya ang unahin ko? May ano yun eh, di ba? So, syempre, unahin ko yung mas... Ako ang mauuna. Susunod si Nanay Johan, susunod si Ate Jamie. Order din ang edad nila kasi may kakalabanin kami. Diba? Ang mahuhuli sa atin si Jared. Kasi pagka inuna ko yun, patay ka agad si Jared. Okay? Pero ito, in-order niya sa malapit sa kanya. Ganun ang order. Okay? And he passed over before them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. Okay? Bakit siya nagbabaw? Para sa inyong pagbabaw? Magalang, pagpapakita ng pagpapakumbaba. Okay? Ay, gusto mo. Pwede mo na. Okay? Hindi yan. Yung ano, pagdiba. Okay. And he passed over before them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. Okay, nagpakumbaba talaga siya. Humingi siya ng
tawad. Nakakita na kayo na humihingi ng tawad? Yung totoo sa puso niya, yung nakatingin sa'yo tapos nagbaba-umbaba. Hindi yung, sorry na ko eh! Sorry na ko eh! Ganun yung humihingi ng tawad. Nakakita na ang dalawang humihingi ng tawad. Sorry na ko! Sorry na ko eh! Parang hindi tunay na sorry yun. Napipilitan. Eto si Jacob. Nagtaripaan siya, nag-bow down siya 7 times. Ano nila hindi lang yung balon sa Japan, gano'n lang sa Japan. Ano nila magtaripaayo, ang lahat yung gano'n niya. Nasa ground. Sa Japan, gano'n lang. Pero pagkalang ninyo. Sa atin, pagkalang sa atin, maano, di ba pagkatanda? Di ba? Pagka sa atin pare-pareho lang, peace bond, di ba? Okay? Now, Esau ran to meet him. Si Esau, tumatakbo! And embraced him, and fell on his neck, and kissed him, and they wept. Ang inaasahan niya, kaya niya inayos yung pamilya niya, kasi pag nilusap tayo ni Esau, patay tayo lahat, at yung pamakawala. Baliktad yung nasa isip ni Jacob. Inanda niya. Pero, iba pala yung nasa puso ni Esau. Okay? Kasi kapatid niya yun eh. Esau ran to meet him. Tumakbo si Esau para salubungin siya and embrace him. Niyakap siya ni Esau. And fell on his neck. Yung kaganon sa neck. Yung kaganon, di ba? And kissed him and they wept. Umiyak silang dalawa. Makita niyo yung ano, yung picture. May galit sa iyo yung kapatid mo kasi masama yung ginawa mo sa kanya. Humingi ka ng tawad, tapos yung kapatid mo na hiningan mo ng tawad, pinatawad ka. Okay? Yun yung picture dito, napakaganda. Reconciliation. Magkaiba kayo dati. Dati, laging inaasar yung kapatid mo. Bully ka sa kapatid mo kasi mas matanda ka. Pero sabi sa inyo ng kapatid mo, nung matanda na kayo, uy, kuya, pinapatawad na kita. Uy, ate, pinapatawad na kita kahit na hindi mo pinapera ng sapatos. Kahit na inuubusan mo ako palagi ng pagkain. Natawa kayo, totoo ba yun? Okay? Palagi mo ako inaasar. Lagi mo akong binubuli, pinapatawad na kita. Pag malalaki na kayo, ang sarap ng feeling na yun. Kaya huwag nyo nang gawin. Please lang. Huwag na kayo mambuli ng bata sa inyo, kapatid nyo. Or huwag nyong lolokohin yung kapatid nyo. Okay? Pinakamasakit yun. Lokohin ka na ng ibang tao, huwag lang yung kapatid mo. Tama? Okay? Na huwag tayong maging tuli. Okay, papalik yan sa atin. Okay? And he lifted up his eyes and saw the woman and the children and said, who are those with thee? Sino itong mga kasama mo? Nagtanong na si Esau. And he said, the children which God had graciously given thy servant. Ito yung mga anak ko. Okay, ano? Kita niya, no? Wow, kita niya si ano ba yun? Sana, pinari lang yan. Then the handmaid came near, they and their children, and they bowed themselves. Okay? Yan. Nagbow sila, nagbigay silang galang. And Leah also with her children came near and bowed themselves. And after came Joseph near and Rachel, and they bowed themselves. Okay, ang ganda ng kanila, puso. Okay, wala sa kanila yung, ba't yung magbabaw dyan? Wala sa kanilang may pride. Ba't yung magbabaw dyan? Sino ba yan? Lahat sila, meron silang same na heart, repentant na heart. Handang maghumingi ng tawad. Okay? Sana magkaroon tayo ng ganyang puso. Handang humingi ng tawad. Yung iba nga sa inyo, alam na yung pagkakamali, hindi man lamang humingi ng tawad. Okay? Magsisisi pa ng iba, ay kasi ito eh! Ay kasi ito eh!
Isi-isi ka agad, si boy, isi-isi. Hindi nyo ba lang kada turun nyo ng gano'n, ilan yung bumabalik sa inyo? 1, 2, 3, 4. Ikaw yun eh. O, apat yung nakabalik sa akin. Kada sisi nyo. Okay? Tandaan nyo. Okay? And Jacob said, nasaan ako? And he said, what meanest thou by all this drove which I met? Ano ibig sabihin nito? Yung mga grupo ng mga hayop na nakita ko. And he said, there are to find grace in thy sight, in the sight of my Lord. Okay? Yan ay mga parang bayad, parang gano'n, no? Para siyang peace offering. No? Ang dami nun. Kaya diniscuss natin last week. Last week pala. Wala kayo nun. Ang dami nun. Okay? Ilang ano yun? Tingnan nga natin. Ang dami nun eh. Okay, balikan lang natin para sa ma-picture nyo kung ilan yun. So, Genesis 32. Andrea, may naalala ka ba doon sa dami noon? Gaano karami yung pinadala? Okay, basahin ko lang ulit ito. Okay. And he loved there that same night and took of that which came to his hand a present for Esau, his brother. Ito yung present niya. 200 she-goats. 200 na goats, babaeng goat. And 20 he-goats. May 220 goat pala yun. 200 ewes. And 20 rams. Okay, ewes yung mga babaeng sheep. Tapos yung 20 na lalaking sheep. Ilan na lahat? Nahayo. 440. Okay. 30 milk camel. 13 babaeng camel. With their coats. 40. With their coats. 40 kinds. And 10 bulls. Okay. Mga bull. Ano mga bull? Mga baka. 40 kinds, ibig sabihin nun, babaeng baka. Yung bull, lalaking baka. 20 she ashes and 10 fowls. Ilan na lahat? Ang dami, di ba? And he delivered them into the hand of his servant. Ganong karami. Okay? Nakita na kayo. Ano yung pinaka-nakita niyong pinaka-maraming goat dito? 20. Mga 20 goats, marami na ba yun? Yes. Ang dami nun, 20 lang yun, ha? Oh, paano pag ano, 400? Mga 200 goats and sheep. Ang dami. Yan po yung present, sabi dyan. Para kanina to, sabi ni Jacob, para sa iyo. Present ko yan para sa iyo. And Jacob said, nay, I pray thee. Sabi dyan. And Esau said, I have enough, my brother, keep that thou hast unto thyself. Marami rin ako niyan, sabi ni Iso. Marami rin, pinagpala rin ako ng Panginoon. Kaya i-keep mo na lang yan sa'yo, sabi ni Iso. Pero sabi ni Jacob, and Jacob said, nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand. For therefore I have seen thy face as though I had seen the face of God, and thou hast pleased with me. Okay? Yan ay, bayan niya. Eh kung gangster si Jacob, ay sige, akin na lang pala to. Hindi. Nabuo na yun sa puso niya na yan ay bibigay niya kay Jesus. Okay? Ininsist na yan ni Jacob kay Jesus. Kung siya daw ay nabigyang pabor ni Iso. Tama ba? Ang pagpapatawad ba, pabor? Yes. Kasi pwede hindi ka patawarin eh. Eh, tandaan nyo, okay? Huwag nyo i-demand yung pagpapatawad. Eh, patawarin mo na ako. Sorry na nga. Hindi yung dinidemand. Okay? Hayaan mo siya. Panahon ang mag, ano nun,
ng pagpapatawad. Pero sabi ng Panginoon, dun sa kanyang Lord's Prayer, di ba? Dapat ka rin magpatawad para ikaw ay patawarin. Okay? Now, in that case, nasaan na tayo? Diretso natin yung kwento yan. Ay gano'n sila, nagyakapan sila. Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee, because God hath dealt graciously with me, and because I have enough, and he urged him, and he took it, and he said, let us take our journey, and let us go, and I will go before thee. Okay? Inabihan na siya, no? Inurge niya si Esau na tanggapin yung kanyang gift, yung kanyang sacrifices, yung kanyang mga hayop. No? Sabi naman ni Esau sa kanya, let us take our journey, kasamaan siya, no? Para maprotektahan sila, and let us go, and I will go before thee. And he said unto him, my Lord knoweth that the children are tender. Yung mga bata, ay mga bata pa, no? Pag pinilit mo silang umalis ng mabiglaan, sabi dyan, pasahin ko muna, tender, and the flocks and herds with young are with me, and if men should overdrive, masobran sila ng paglalakbay, overdrive them, one day, all the flocks will die, mamamatay yung mga flocks niya. Let my Lord, I pray thee, pass over before his servant, and I will lead on softly. According as the cattle that goeth before me, and the children be able to endure until I come unto my Lord, unto Seir. Okay? May kasi ayaw niyang pilitin na mabilis na maglalakbay sila. Naka-experience sa kanya ng gano'n. Yung tatay niya ang bilis maglakad. Tapos sinahapon niya, liit niyo pa. Liit na mga hakbang niya, di ba? Yung tatay mo, laki yung mga hakbang, mga strides niya. Di ba? Sabihin na, maglalakbay lang daw sila, Jacob, na softly, rahan ng pag-alam nun. Softly. Hindi mabilis. Dahan-dahan. Hindi naman mag-Tagalog. Okay. And Esau said, let me now leave with thee some of the folks that are with me. And he said, what needeth it? Let me find grace in the sight of my Lord. Okay? Hindi na kailangan. Okay? Kasi meron naman siyang mga men servant, di ba? Hindi niya na kailangan. Sige, go. So Esau returned that day on his way unto Seir, and Jacob journeyed to Succoth. Nag-journey siya sa Succoth. And built him an house, and made booths for his cattle. Therefore, the name of the place is called Succoth. Okay? Gumawa siya ng mga booths, ng mga tirahan ng kanyang mga cattle. And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Padan Aram, and pitched his tent before the city. And he brought a parcel of field where he had spread his tent at the hand of the children of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of money. Okay? Okay, hindi siya mayabang. Okay? Katulad din siya ng tatay niya. No? Si Abraham dati, may power na siya eh. Naligtas nga niya si Lot eh, di ba? Ibig sabihin, magaling silang mga soldier. Okay? Pero, pag mumunta sila sa isang lugar, hindi sila nananakop lang. Katulad ng ginawa ng Spaniard, ng mga Hapon, ng mga Amerikano sa atin. Okay, mga Amerikano medyo mild pa. Kasi sila yung nagbigay sa atin ng Commonwealth. Pero, yung mga Spaniards, sinakop tayo, hoy! Lupa na namin to. Pangalan nito, Pilipinas. Saan galing yung Pilipinas? Doon sa hari nila. Mahalan nyo ng hari nila. King Philip. Philippines. Okay, hindi ganon si Jacob. Okay? Bumili siya ng lupa, tapos para wala siyang kaaway, kasi mayaman naman siya, okay? Pwede niyang pambayan yung mga kapyan niya. At nagtayo siya. Ano daw yung ginawa niya? Ano daw yung ginawa niya dito? Tingnan nyo nga.
Christ. And he erected there an altar and called it Elelo El Israel. Elelo El Israel. Israel. El yun, ay yun na yung after ng inong, after ng H. Okay? Anong meron sa puso ni Jacob? Yung nag-utos sa kanya, binalikan niya yung nag-utos sa kanya. Sino yung nag-utos sa kanya? Bumalik dun sa lugar ng tatay niya? Ang Panginoon. Naggawa siya ng altar. Pag gumagawa sila dati ng altar, hindi sila gumagawa ng altar na ano ah. Bato lang yun. Naglalagay lang sila ng bato. Hindi sila nag-uukit ng images. Bato lang yun. Kasi ayaw ng Panginoon gumawa ka ng image sa Panginoon. Okay? Di ano lang yun. Okay? Normally, ganun. Altar. Doon ka mag sa sacrifice. Okay? Start pa lang nun. Inutos na sa kanila ng Panginoon. Na kay Abel pa lang. Panahon pa lang ni Abel. At saka ni Cain. Nagsasacrifice na sila sa Panginoon. Okay? Bumalik siya sa Panginoon. Okay? Okay? Tandaan niyo palagi. Okay? Ano ang pinakamagandang pangako ng Panginoon sa atin? Ha? Ano yung pinakamagandang pangako at saka binigay niya sa atin? Buhay? Buhay na walang hanggan. Okay? Ngayon, kung binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, ibalik natin yan sa Panginoon. Paano natin ibabalik sa Panginoon yun? Okay, sa panahon nyo ngayon, nag-training pa lang kayo. Okay? Kinukuha nyo pa lang yung ino-observe nyo pala yung salita ng Panginoon, pero eventually, ang dalangin namin sa inyo, kayo ay may maging mga manginisda ng Panginoon, fishers of men. Ano yung fishers of men? Sila yung nag-uhuli ng isda. Ang ngayon, ang huli natin mga tao. Kapag natin yung huli yung mga tao, sinishare natin yung mabuting balita ng kaligtasan. Okay, gusto niyo ba maging mga soul winners? Opo! Okay, si Alan J. Gusto maging soul winner. Sana Alan J. magpatuloy ka. Yan ang dalangin namin, Alan J. Okay? Maayos ang buhay mo pag ikaw isang soul winner. Okay? Kung baka ikaw pa maging pastor dito, hindi natin alam. Nagbiyaya ng Panginoon. Okay? Pastor Alan J. Galang. Pastor Alan J. Galang. Yan yung pinakamakulit dati. Pero sa biyaya ng Panginoon, kinahon ng Panginoon, nagpatapan sa Panginoon at naging isang soul winner. Kaya ang darangin namin sa inyo dito. Bakit tayo palagi nandito? Nagpapiyahe kami dito, ang tagal ng biyahe namin, 2 hours, pagpa-uwi, 3 hours, 4 hours. Kasi mahal namin kayo, di ba? Okay, gusto namin, matrain kayo bilang mga soul winner. Okay? Okay, dito tayo sa last part. Ilang minuto na ako? 33 lang? Sabi dito, cease from anger and forsake wrath, sabi sa Psalms 37:8-9. So, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Okay, ang ganda lang, ano dito ng Panginoon, no? Sabi dito, cease from anger. Huwag tayong madaling magalitin. Okay? Masabihan ka lang ng konti, galit ka na agad, tampo ka na agad. Okay? Ito naman sa kabilang side. Kung ikaw naman yung palagi nangaasar, okay? Please lang, tigilan mo na yun. Okay? Please lang. Ayaw ng Panginoon na palagi tayong pang-asar.
may mga oras na pwede tayong mangasar sa tamang panahon. Okay, katulad niya mga nagsasabi na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lang, pwede natin asarin yan. Paano mo ililigtas ang sarili mo kung ikaw ay makasalanan? Yan ang mga tanong natin dyan sa kanila. Okay? Sabi pa dito, sabi mismo ng Panginoon to sa Matthew 5:24, leave there any gift before the altar and go thy way, first be reconciled to thy brother and then came and offer thy gift. Ayaw din ng Panginoon na may kasalanan ka sa iyong kapatid or sa ibang tao in any other way. Okay? Na-offend mo. Sino naka-offend palagi dito? Yung pang-asar, syempre. Ngayon, pag naka-offend ka, sinabihan ka, na-offend mo ko. Okay? Ganun din yon. Pagka inasar kayo, sabihin mo, naka-offend ka naman. Nakakasakit ka naman ng damdamin. Tama lang na sabihin mo sa kanya para ipamukha mo sa kanya na mali yung ginagawa niya. Okay? Lalaki ka, tatabihin ka, bakla, bakla. Hindi ako bakla. Okay? Pagpamukha mo sa kanya na mali yung sinasabi niya. Okay? O tinutukso ka man kung ano man. Okay? Kuto, kutuwin ka, di ba? May kuto ako ngayon, pero kung nag-head and shoulder ako, wala na yun. Napatawa ko na kayo. Okay, now in that case, sabi dyan, sabi ng Panginoon, leave there thy gift. No? Pag hahandog ka sa Panginoon, iwanan mo muna yun. Makipag-reconcile ka muna sa brother mo and then came and offered thy gift. Mas gusto ng Panginoon, tama yung puso mo kesa naglilingkod ka kunyari sa Panginoon. Okay? Pero marami ka namang na-offend. Okay? Ayaw yun ng Panginoon. And lastly, sabi dito sa Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Okay, ulitin ko lang ulit. Sabi daw dyan, let all bitterness, ano yung bitter? Laging galit. Bitter. Ano pinakamasarap na kulay na bitter? Ampalaya. Kaya minsan kinatawag ni Reo, ay ampalaya ka. Bitter ka nun. Okay, lagi kang galit. Sabi dyan, and wrath, no? Matinding galit. And anger, sa pare-pareho, bitter, wrath, anger, and clamor. Okay? Reklamador. And evil speaking. Pagmumura. Okay? Nagsasabi ka ng mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa ibang tao. Okay? Mga marites. Gumagawa ka ng kwento. Be put away from you with all malice, no? Malisya. Alam niyo yung malisya? Pagka meron kayong ganyan, masama pa, masama yan. And be ye kind one to another. Maging kind. Maging mabuti daw kayo sa isa't isa. Tender-hearted. Ano yung tender heart? Mababang puso. Okay? Forgiving one another. Okay? Si Isa ba? Nagalit ba siya? Kagalit-galit ba yung ginawa ni Jacob sa kanya? Oo, nalobo ka nun eh. Pero, nagtanim ba siya ng galit? Hindi. Tinakbo nga niya si Jacob eh, di ba? Ang ganda nung takbuhin ko. Kala ko susuntokin ako nito, yayakapin pala ako. Okay? Sabi dyan, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Yung pinakamatinding kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon.
Tandaan nyo, lahat tayo, kahit na anong kasalanan niya na gawa natin sa tao, una tayo nagkakasala sa Diyos. Okay? Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ang maganda niyan, siya ay mapagpatawad. Okay? Magpakababa tayo sa Diyos, kapatawarin tayo, sabi dun sa Ephesians, sa 1 John 1:9. Basahin natin yan. 1 John 1:9. Close ko na ito din. Para pakunin dyan. 1 John 1:9. Sino makakapag bigkas ng 1 John 1:9? Tatapusin ko na po dito. Okay? Masarap ba humingi ng tawad? Madali ba? Madali ba humingi ng tawad? Hindi. Pero ang tunay na mga lingkod ng Panginoon, humihingi ng tawad. Yung mga tunay na disipulo ng Panginoon, marunong humingi ng tawad. Yung sabi dyan sa 1 John 1:9, ang daw sabi dyan? Hintayin lang natin sa ating Jamie. Nandiyan, oh, yan, oh. Yung 1 John 1:9. Basahin mo, Kuya Rafi. Malakas. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pag humingi ka daw ng tawad sa Panginoon, ano daw gagawin sa iyo ng Panginoon? Papatawarin, tapos lilinisin ka. Lahat ng iyong, pag humingi ka ng tawad, lahat nililinis niya. Okay? Kung ikaw ay bully, makulit, okay, sinungaling, ano pa, hindi sumusunod sa magulang, nagmumura, humingi ka ng tawad sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, patatawarin ka niya at ikaw ay lilinisin sa lahat ng iyong mga kasalanan, righteousness. Okay, salamat sa Panginoon. Ilang minuto na? 42 po. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagpapaalala sa buhay ni Jacob. Ganun din, Panginoon, sa buhay ni Iso. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad. Alam po namin, Panginoon, una kayo ang nagpatawad sa amin. Kaya, Panginoon, wala kaming dahilan para hindi magpatawad. Ganun din, Panginoon, sa mga offender, Panginoon, bigyan nyo kami kung kami, Panginoon, ang nakapag-offend. Bigyan nyo kami ng lakas ng loob. Humingi ng tawad, magpakababa. Una sa inyo, tapos sa mga tao na nagawa namin ng pagkakamali. Salamat po muli, Panginoon, sa pagpapaalala sa inyong mga salita. Patuloy namin din, tinataas, Panginoon, ang rest ng buong araw, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang maluwalhati, kayo po, Panginoon, ang mabigyan ng paraan. Salamat po muli. Ingatan, Panginoon, kami sa pansamantalang pag-iwahiwalay. Ibalik kami muli, Panginoon, dito sa Saturday, Panginoon, sa panibago na namang pag-aaral ng inyong salita. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.